morning, Ube. Saan ka pupunta? Where are you going? Come. Good morning. Eat your food. Eat your food. Later, I will buy you a new one, okay? Ang cute talaga ni Ubi pag yung paa niya nakaganyan, oh. Ang cute. Ay, you're so cute, eh? Naliligo si Nicole. Papasok sa school. Na? Nicole is going to school. We need to cut your nail. We need to cut your nail, baby. We need to cut your nail. Ayaw. Haba-haba na. And ito palang mga halaman ko nung dumating ako. Na ano yata, na sobrahan ni Krishna ng dilig. So, medyo nakalbo yung aking money tree. Ayan siya, oh. So, nung umalis kasi ako, lagong-lago yan. Pagbalik ko, nagsilaglagan yung mga dahon niya. So, iti-check ko to. Tatanggalin ko yung ano, yung pangalan nito. Baka meron siyang water sa ilalim. Kaya parang natamlay siya. So, ayan. Kawawa naman yung aking halaman, oh. Yan yun, oh. Nakalbo dyan. Eh, tumutubo pa naman din yung mga ano niya. Mga dahon-dahon niya dyan sa dulo. Siguro puputulan ko na lang, no? Putulan ba kita? Baka kasi magtampo ka eh. No? And then meron din akong halaman dito na hindi ko rin alam nangyari. Ito siya. So hindi ko alam kung ano nangyari. Ang lago-lago nila nung iniwan ko. Tapos nagkaganito siya. Pero ayusin ko siya mamaya. Pero ito, ang galing kasi nung last year din, isang lang to eh, isang dahon lang. Pero rin yun, dami yan ng dahon. Diba? Sobrang galing. Nag-ano pala to, namulaklak nung nakaraan din. And, meron na siyang I think mamumulaklak ulit to eh. Pero pag namulaklak siya, hindi siya nag-stay longer. Parang namamatay din siya kaagad. And then may sisibol na dahon. Dun sa pinanggalingan ng bulaklak. So, ayan. Dami kong aayusin today. Hindi ako nakapag galaw-galaw ng mga nakaraang araw kasi sobrang jet lag ako mga kalalabs. Naka-recover ako kagabi. Nakatulog naman ako sakto 11 till 6 a.m. Ayun yung tulog ko. So, medyo nagiging normal na siya. And hintayin ko na lang si Papa Dave. Kasi nag-land na siya, pero mamaya pa daw siya pupunta dito kasi tatapusin niya lang yung kanyang email. Ay, grabe yung ang dilim-dilim pa, 7 a.m. na yan. Ay, 7:22 na pala, oh. Diba? Kagahapon, talaga, yung ulan, sobrang lakas din. And they said it will snow, so hindi ko alam kung kailan. Pero nakita ko sa weather, mag-snow daw. Parang umuulan pa rin, no? Umuulan pa rin ba, or hindi na? O, diba, na-miss ko ang Pinas, kasi sa Pinas, 5:30 pa lang or alas 5 may araw na, diba? So, dito, 7 a.m. still. Wala pa rin araw. Madilim pa rin. At malamig. Coffee time muna tayo, mga kalalabs. Pasensya na sa itsura ko, no? Tignan yung eye bag ko. Tapos nang naligo si Nicole. Nick, make sure you wear, jacket kasi sobrang lamig. I think it will be minus 13. Minus 13 yata yung pinaka hindi ko lang alam kung kailan yun, pero I know na. This week yun? Oo, this week. They said it will snow also. So you better, dress properly. Sobrang lamig. Magdala akong socks na ako. Oo nga. Tapos magdala ka nga ng payong, B. Hindi ka nagdadala ng payong. Mababasa ka, magkakasakit ka. Nawawala yung isang payong natin. Yung nandiyan lang yung I love Paris. Andito na, hindi ko pala nabanggit sa'yo, nasa airport na si Papa, diba? Ano yun? Grabe yung bagsak ko kahapon, mga kalalabs, kasi... Anong bagsak? Yung tulog. I was so tired kasi nga wala akong tulog. Yung kahapon nga, yung tulog ko nung Sunday is only 3 hours. So, yesterday, nagpa-plan ako mag-vlog. Pero, hindi ko carry bells. Pero, pa rin ako, naglinis, naglaba.
And yung mga ginawa ko kahapon, and nag-ticket easy lang ako. And then sabi ko, hindi na ako makapag-vlog kasi lutang na lutang ako kahapon. And hindi ko nga alam kung ano yung gagawin ko kahapon dahil sa 3 hours lang yung sleep ko. So, mga around, I think, naligo ako, 4:30. Humiga ako dyan sa couch, natulog ako. Nakalimutan ko nga si Nicole kasi nakalimutan niya yung susi niya. Buzzer siya ng buzzer. Buti na lang. Yeah, I know, but I was a full sleep. Like, I'm tired. I'm very, very tired. Buti na lang yung, ano, yung manager, building manager, nasa baba din. Nakapasok siya. My gosh. Sabi niya, mga, di, pumasok siya. Why you're not answering your phone? Eh, nakahiga ako dyan. Nagulat ako. Sabi ko, ano ka ba, Nicole? I forgot. Sabi ko kasi, sabi ko naman sa'yo, take the key. Eh, nakalimutan niya rin yung, ano, yung susi. Kaloka naman si Nicole. So, ayun. Kaloka siya. Bagsak ako kahapon. So, dumating siya. What time you came home, Nicole? Six, right? Dumating yung six. Tapos, tumayo ako sa sofa. Tinupi ko pa yung ano, yung nilabhan ko. Hindi ko pwedeng hindi tupiin yun kasi pag di mo tinupi at nasa dryer lang, mag-iiba yung amoy, and then on top of that, magre-wrinkle siya. So, sabi ko, kahit zombie na ako kagabi, tutupi pa rin ako. And then, after ko nagtupi, humiga na ako. Nakatulog ako until, I think, 10 p.m. Nagising ako. And then, di naman ako makatulog. Sabi ko, oh my God. Kailangan kong mag-take ng sleeping pills, sabi ko. Eh, ayaw ko mag-take ng sleeping pills kasi gusto ko normal ako matulog. Pero kagabi talaga, sabi ko, ay, mag-take na ako ng sleeping pills. Bahala na, sabi ko. So, nag-take ako mga around, nanood muna ako ng Showtime. And then, around 10:45 yata yon. Nag-take ako nung ano, melatonin. And then, nakatulog ako. Nag-wake up ako ng 6. Sa ingay ni Ube din. Kasi nasa room siya. Si Nicole, sinara niya yung pinto. Nag-scratch-scratch si Ube. Na-disturb na naman po ako. O, diba, Ube? Kung makatingin ka dyan, ah. Disturb na naman ako. Nakakaloka. Ay, nako po. Hindi ako magkaroon ng good sleep talaga. Pero I think I will have a really good sleep. Kasi dating na si Papa di mamaya. So, ay hindi, anong dating mamaya? Yeah, mga around siguro 8:30. Andi dito na yon. Hindi ko lang alam kung aalis ka agad din sa airport kasi magtatapos ako ng email, sabi niya. So, sabi ko okay. And I think I have a enough energy to do groceries, ayan, house chores, ayan. So, kahapon nga, naglaba, naglinis, and then today will be a grocery. Hindi talaga ako makapag-isip. Grabe yung jet lag ko. Inabot ng, pero inyo dumating kami dito Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Inabot parang 5 days, mag-5 days today. So, hoping na yung today, mamayang gabi, is I'm over. Diba? Ang hirap na ano, mag-recover sa jet lag. Kasi matutulog ka ng ano, ng... Ako matutulog ako ng gabi-gabi yun na since nung dumating kami. Siyempre pagod ka na, 10 p.m. And then gigising ka ng 1. And then after that, di ka na makatulog. Wala na. So, kagabi lang talaga ako nag-decide na mag-take ng melatonin. Tama ba yung pronunciation? So, kagabi lang talaga kasi talagang hindi ko na carry bells. So, meron kasi siyang side effect sa akin. Pag umiinom ako nun, hindi ko feel. Yung parang pag gising ko sa umaga, parang hindi ako komportable. Tapos may masakit sa bandang ano ko, yung sa baba ng tummy ko, and then sa likod. So, sabi ko, sa tuwing iniinom ko yun, kasi si Papa Dib, yun talaga yung pampatulog niya. Hindi siya natutulog ng wala yun. So, ako talaga, as much as possible, ayoko mag-take nun. Kasi meron siyang side effect sa akin. Hindi ko lang alam kung ako lang, or sa iba din. Pero sabi nila, ano naman daw yun, natural ingredients daw yung ano, pampatulog na yun. Pero sabi ko, no, I cannot. Kasi sa tuwing iniinom ko yun, parang I don't feel good. So, at least, kahit papano, kagabi, nakatulog naman ako. Kaya medyo, ano yung energy ko today? Medyo okay. Pero I don't know later. Kasi baka mamaya, energy ako today mamaya. Bagsak na naman ako. Alam nyo yun. So, yes, welcome back to Lifestyle Vlog here in Canada, mga kalalabs. Welcome back.
So, ilang days ulit ako hindi nakapag-upload. Kasi as what I said, pagpagod ako, hindi carry bells ang power natin ang mag-vlog-vlog. So, at least, nakabalik na tayo, diba? So, before pala ako mag-continue ng ating vlog, mga kalalabs, meron po akong gustong i-share sa inyo. So, ayun, dahil nga merong bagong in-upload si sister ko, Edinil, or Edime, yung YouTube channel niya, sa kanyang YouTube channel nung nakaraan. Ito yung house tour sa kanilang bagong tirahan. So, syempre, may mga nagtanong, may mga nag-message sa akin, and meron din ako mga nabasa sa comment section ni Edinil, tapos yung dito din sa aking YouTube, kasi nga, diba, na-share ko yung kanyang vlog sa ating community and also sa aking Facebook page. So, the number one question is, nabenta na ba daw yung bahay sa Pinas? The answer is, yes, nabenta na po siya, kaya nakalipat na po kami. So, meron din ako nabasa na question, paano nangyari yun? Eh, diba, nag-celebrate pa kayo ng New Year sa bahay nyo. O, diba? So, ang bilis ng pangyayari. So, January 2 po, nakalipat yung family ko sa Alaminos. So, before ako bumalik dito, before ako punta ng Manila, natulungan ko pa silang mag-move dun sa kanilang bagong tirahan. Kaya medyo, hindi medyo, pagod na pagod yung aking soul and energy, ang aking body. Noong mga nakaraan, kung mapansin nyo dun sa last vlog ko, yung mga upload ko, nung time na pabalik ng Manila, talagang pagod na pagod ako, yung katawan ko talaga as in. Kasi talagang go, 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 go yung nangyari sa aking bakasyon sa Pinas, nung holiday, diba? So, I am happy kasi nakahanap kami ng proper place and peaceful place na matitirhan ng aking mga kapatid and then si Papa ko especially. So, ayun. And I know there's a lot of people would say, sayang naman yung bahay niyo. Yes po, sayang siya kung titignan kasi syempre, di ba, malaki yun. Malaking property yun. And pinaghirapan ko po yun. And then I know there's a lot of people, why it's easy for you to sell the property. Hindi po yun ganun katali sa akin. Nahirapan po ako, syempre. Hindi ko lang nga pinakita kila Papa kasi nung lilipat na the next day, I was crying. Kasi nga, syempre, alam niyo, mahal na mahal ko yung bahay na yun, pinaghirapan ko, lahat ng sahod ko nakalagay doon, no? Pati si Papa, nalungkot syempre, pero we need to move somewhere, diba? So, the opportunity in the city kasi is there's, you know, makakapaghanap ng trabaho, yung kapatid ko, and inisip ko din si Edinil, yung kanyang ano, yung parang, ano niya din, diba? Kasi matagal din siyang na-stuck sa bahay. And hindi naman siya nagko-complain sa pag-aalaga kay Papa, no? Don't get me wrong. Pero there's, like, ayaw mo naman na parang iwan mo si Papa dun sa bahay and din siya magtrabaho sa city. Hindi naman niya kaya yon. And kailangan may mag-alaga kay Papa. So, yun yung nangyari. So, it's better na mag-move, isell yung bahay, and mag-plan para sa next na mangyayari sa ating buhay, diba? So, ipag-pray natin yung mga plan natin. Hoping na lahat ng plan ko this year, 2024, and I am praying na matupad lahat yun. So, yes, maghintay na lang po kayo sa susunod na kabanata ng inyong Mommy Faye. Kalalabs family. O, diba? So, marami nag-comment. Nabasa ko, ang cute naman ng bahay na nilipatan nyo. Alam nyo, nung naglilipat kami, talagang yung bahay na sobrang gaan, sobrang lamig ng pakiramdam. Alam niyo yun, parang, this is the place talaga na matitirahan ng family ko. So, yes, I am happy to find that place, actually. So, alam niyo, sa totoo lang, biglaan na nahanap ko yung place na yun. Oo, biglaan. Like, parang December 30, nakita ko yun. 31-1, pahinga, 2, go, 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 go. Diba? Nakapaglipat ka agad. So, ganun lang siya kadali. I am happy. Basta happy ako and sana happy din kayo para sa amin. And I don't regret selling our house. I never regret. I am looking forward for the best one, 'di ba? Kasi kung merong mang mawawala sa iyo na isang bagay, meron at merong papalit na mas maganda, mas the best, 'di ba? We just need to think positive and work for hard para maging the best ang lahat. Diba, mga kalalabs, isipin nyo yan. Huwag nyong isipin na, ay, nawala, sayang, ganito, iiyak ka na lang, magmumukmuk ka lang. No, there's something coming na the best, diba, the more, best pa,
kaysa doon sa nawala sa'yo. Diba? So, ayun po. Nasagot ko na po ang inyong question and let's move on. Let's move on talaga, no? Prepare ko lang yung kailangan ni Papa Dave pagdating niya. So, maliligo yon and then matutulog kasi siya naman yung susunod na magsasuffer sa jet lag. Diba, mga kalala? Jet lag naman siya. Siya naman yung susunod. Ito ba yung gusto niya man? Siguro. And then towel. Alis na yata si Nicole. Ah. My what? White t-shirt. Kailangan ko para sa basketball eh. White t-shirt? Parang wala naman akong white t-shirt na ano. Na maluwang. Hindi maluwang yung may ano lang. Ito? Ito? Are you sure, Nicole? It's not like that. Alam mo yung basketball, hindi naman dapat ganyan. White t-shirt. I don't have what. Tingnan mo dyan. Gray. Hindi ka pwede sa gray. Well, white talaga yung ano namin. Wala akong white na t-shirt na ano. Sayang. Medyo hindi yan ano. Yung mga ganito, you're not allowed to wear it. Only white. Wala akong white. Sorry. Gray. Gray color. Pantulog yung mga ano niya dito eh. Wala, gray. Sorry, I don't have. I don't have. Okay, ready na to. Parating na yung si Papa Dave. Kailan ko tong ano. Nilabhan ko lahat kahapon, yung mga cover ng bed, lahat. Naglinis. Ito ko mga kalat-kalat naman na. You're leaving now? Please bring ano, umbrella. Hindi naman umuulan. Mamaya uulan ni Cole eh. Mababasa ka na naman. Matigas na naman ang ulo po ng mga kabataan ngayon. Ay, ako po. May mabibili kayang ibang kulay yung parang ano no. Maganda kasi ito eh, pang ano, track ng iyong ano, step. And then, meron na siyang relo. Ayun. Diba? Meron kayo, ay! Meron kayo nabibiling ano nito. Ibang ano niya. Yung dito niya, yung tawag dito strap. Siguro mga pink, lavender, mga ganun. Especially pag nag-ano ka, yung parang nag kukulik ka ng 10,000 steps, mga ganun, pwede to. Diba? Ganda niya. And mura pa kaysa dun sa Apple Watch. Mahal ang Apple Watch eh. Ito, magkano lang to? Kalimutan ko na kung magkano to. Pero less than 100 Canadian dollars yata. Hanap nga ako ng strap nito, na iba. Para maiba naman. Cream or pink or pink? Kasi babagay naman siya kasi ito black, 'di ba? Yung kanyang face. Yan. Pwede ka rin pag may tumatawag sa iyo naka-connect sa phone mo din. Parang Apple Watch nga siya. Okay, tagal naman ni Papa Deep. How are you? Good morning, Lalab. How's your flight? I don't know. 7 in the morning. 7 in the morning still ano? 8. 8 in the morning, sorry. 8 in the morning. How's your flight? Oh, it's terrible. That was not a good flight. Oh, really? Oh, it was just so bad. Oh, look! Still here. Why are you? Just leaving now. Oh, you're going to school? I was like, why are you dressed up like that? It was like, I thought you were sleeping like that. That's not enough, Nicole. Oh, no, you're wearing a jacket. It's going to be minus today. I know. No, it's minus. No. Can I have the... Crazy. Kukulitin kaya ni Papa D. Siya yung nagbilin sa akin. What is the temperature? Is it really cold? Or it's not cold right now, but tomorrow and the next day, it's gonna be like minus 13. Exactly. It's not that cold. Okay. And this sweater is thick enough and I'm wearing 2 socks. Do you like that sweater? Yeah. Ang ko sa'yo, be. Malamig. Ingat. What time you coming home? I have a game, so around like 7. Around like 7? 7. 7:30. Because I'm taking the bus. Okay. You taking a shower, lap?
Bye! Bye, Nicolette! Quick call tayo. Medyo mahina yung boses ko ha, kasi tulog si Papa. So, bumili ako nito, yung ano, pixels na mayroon siyang chocolate. Nakita ko lang siya. Sabi ko gusto ko yan. And bumili ako ng shell, pasta shell, para sa ating minestrone. Coffee beans. Favorite namin coffee beans dito sa bahay. Kasi talaga namang hindi siya masyadong mapait. Sakto lang. Tim Hortons. And, snack ni Papa Dave, of course. Ginawa ko siya nito. Crispers. So, dalawang klase. May ranch and then all dress. Masarap to. Try nyo din. And, we got his drinks. So, bumili ako nito. Sabi ni Papa Dave, ano daw to talaga? Yung parang nakakatulong pag antok na antok ka. So, binilan ko siya. Yung flavor. Yung flavor niya is berry. So, dalawa yung binili ko. Gusto ko nga siyang itry eh, kasi inaantok na ako ngayon. And, bumili ako ng pomelo. Ay, white pala to. Akala ko ay yung ano, red. Ayan. Ang bango. Balatan ko mamaya. Kakainin natin. Celery para sa aking minestrone. Ayan, celery siya. And got the chickpeas also, diced tomatoes, and parmesan cheese, butter, naubusan ako ng butter, zucchini, and bilhan ko na lang si Ubi ng dalawang can ng ano, ito, kasi wala akong makita nung nakabox. Mas mura kasi yung nakabox, 12 pieces, nasa around $13 yata yun, or less than $13. So, ayan yung mga napamili natin. Hindi ako makapag-ingay ng bongga kasi nga, that's what I said, tulog si Papa dito. So, mamaya pa naman ako magluluto, pero maaga-aga ako magluluto kasi alam ko yung katawan ko is baka biglang tamarin at gusto matulog kasi hindi pa rin ako tapos sa aking jet lag. Natin yan. Eh, nalinisan ko na to. Lagaya ng aking butter. Weird yung weather. So, kanina, gloomy. Tapos, parang uulan. Ngayon naman naging ano, clear yung sky. Pero umaambon nung pauwi na ako. Blue sky, tapos umaambon. Ang weird. May kinakasal na tikbalang. Diba sa probinsya ganun? Sabi nila pag, ano daw, umuulan tapos maaraw, may kinakasal na tikbalang. Binisan ko pala yung ano ni Ubi, toilet niya. Yung dumihan niya, tapos prepare ko na yung kanyang food. Kawawa naman yung aking Ubi. Hindi siya nakakain ng ano, canned food for 2 days. Eh, 2 days lang naman. Kasi hindi talaga ako ano, nakakilos. Anong oras ko kaya gigisingin si Papa Dave? 9, 10, 11. Siguro mga 1. Gisingin ko siya. There you go. Butter. Ayan. Okay.
luto tayo. Madali lang naman itong lulutuin ko. Wala nga lang akong nabiling fresh basil. Ah, okay lang yan. Hindi ko na siya lalagyan ng fresh basil. Ito. And that's good. Nakapag-start na ako magluto, mga kalalabs. Nakatulog ako. Si Papa, di ba, gumising sa akin. Supposed to be I'm the one who's going to wake him up. But then he's the one who woke me up. Ayan, natulugan ko yung a beautiful, ba yun? A Very Good Girl movie. Nasa Netflix kasi siya. Natulugan ko, ulitin ko ulit siya. So, ayan, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko ito niluto. Pero, gisa-gisa lang to. Zucchini, carrot, celery. Tapos, nilagyan ko lang siya ng diced tomatoes. And salt, black pepper, bay leaves, rosemary, thyme. Kung ano-ano na dyan. And black pepper, that's it. So, waiting for the pasta na maluto. And then, this is ready. Papa Dib's request. Hello, Ube. What's up? Huh? You hungry? Let's go. Let's go. Huh? You wanna eat? Come. I have food for you now. Yeah? Let's go. Let's go. Huh? Let's go. Tara, kain ka na. Anyway, mga kalalabs, I'll be ending my vlog na. At kakain na lang naman din kami. Yun na lang yung ganap ko. So, pasyensya na, hindi ko na-share kung paano ko lutuin yung minestrone. So, madali lang naman kasi yun. So, kayang-kaya nyo din. So, ayun, kinakausap ko lang si Ube. Papakainin ko na siya. Thank you all for watching. Sana po ay na-enjoy nyo yung vlog. Please enjoy this. Please don't forget to like, subscribe if you haven't yet. I-ring nyo po yung bell icon para ma-notify po kayo sa tuwing mag-upload kami ng panibagong video. See you on our next vlog. God bless us all. Stay safe and I'll see you guys. Bye-bye!